Sus, ang haba ng pila! So, hello sa inyo mga ka-OFW. Welcome back sa ating channel. Today, pag-usapan naman natin ang pag-renew natin ng passport through Embassy on Wheel. So, simulan na natin. Mag-i-intro muna tayo. Nakita nyo naman po kung gaano kadaming tao na nagnanais makakuha ng serbisyo mula sa embassy. Kasi bihira po silang makapunta sa malalayong lugar. Ang ating ibang mga kababayan na pumupunta sa embassy on wheel, karamihan malalayo. Kaya tiis lang, kasi ganun talaga, mas convenient pa rin na pumunta sa mga embassy on wheel, lalo na sa mga malalayo nating kababayan. Mas convenient, kasi nga less gastos. So ano nga bang gagawin? So dyan lang po kayo at i-guide ko kayo. Ang una po natin gagawin ay hanapin kung merong Embassy on Wheels sa area nyo. So paano po ito gagawin? Ang accurate po ay sa website nila or sa Facebook page ng Embassy kung saan kamalapit meron po sa Riyadh at Jeddah. Dahil ang area ko ay malapit sa Jeddah, so yan ang search ko. Pag nakita nyo na po na may post ang Embassy, pasya kayong magpa-appointment, ganito po ang gagawin ninyo. Pindutin nyo po ang link ng FB page at lalabas ang page link at i-fill up po ang mga lalabas na information. Ang una nyo pong i-fill upan ay ang email address, yung Arabic po ang sulat. Tapos basahin, kung naintindihan, i-click ang oo. Kasunod ay ang apelyido, ang inyong given name, tapos middle name, lalaki ba o babae, tapos ang age bracket nyo, kung ikaw ay above 18 or less than 18. Pagkatapos mobile number, tapos i-click ang renew passport, tapos mamili ka ng date kung anong prepare mong date. Ang mga kasunod na tanong ay pakibasa na lang po at sagutan ng tama. Kung na-check nyo na po at nakita nyo naman pong tama, i-click nyo na lang po yung kulay blue na box na Arabic ang nakasulat, yan ay send. Kapag na-send nyo na, ang survey form pagkatapos sagutan, at intayin ang email back sa inyo. Ang normal na nangyayari ay dapat magsisend back agad sa iyo ang embassy ng email. Kapag hindi dumating agad ang email, ibig sabihin ay may problema. Pwedeng mag-try ulit pero wag agad-agad kasi baka ma-deny na ang kasunod niyong application. Pero based sa experience ko, di naman nasusunod ang appointment. Pero okay na din na mag-fill up at magkaroon ng appointment kasi depende rin sa sitwasyon. Pero sabi ko nga, madalas hindi naman nasusunod ang appointment at pipila ka pa rin. Kaya kung mayroon kang appointment, mas maganda pumunta ka pa rin ng mas maagap sa oras ng appointment mo. Gaya ng experience ko, ang appointment ko ay 5 PM, pumunta ako ng 3 PM at natapos ito ng 7 PM. Dapat ang kasunod na gagawin ay pag-fill up ng form para sa renewal ng passport. Hindi na siya advisable kasi meron silang form doon at doon ka na lang hingi sa area at doon ka rin mag-fill up. Ang ginawa ko kasi, nag-print ako ng form, kinumpleto ko. Pagpunta ko ron, buti na lang nagtanong ako. Hindi na pala kasi siya pwede. Kasi nga, lumang form na daw siya. Buti nagtanong ako at nasa pila pa ako. Kung hindi, abala siya. Kaya kung may katanungan, huwag mahihiyang magtanong sa mga empleyado ng embassy. So ang kasunod po natin ay syempre ang mga requirements. Ang unang-una po ay ang Xerox ng passport. Sa Xerox ng passport po ay dapat yung details ng page na may picture nyo. Nyo din po dapat ang luma nyong passport at yung pong form na pinilapan nyo at syempre ang pera. Ito po ay 240 SR ang bayad para sa renewal ng passport. Ano nga ba ang nangyayari pag start ng process ng new passport? Ang una muna, syempre, check muna nila for screening ang mga dalamong dokumento. Pag okay naman, next na niyan ay cashier para magbayad. Tapos pila ko ulit para sa mga data encoding ng information ng passport mo. Kasama na dito ang picture taking, fingerprint, signature. Pag natapos na ang encoding, ipapacheck sa iyo na encoder kung tama ba ang mga information na niligay. Paalala lang po, i-check nyo na lahat ng mabuti ang mga spelling. Kasi pag may mali po, malaki pong problema pag nasa inyo na ang passport. Pagkatapos po na lahat ng proseso, dapat po may matira sa inyo na white na resibo. Kasi kasama po siya sa requirements pag claim nyo ng passport.
Kailan nga ba dadating at makiklaim ang inyong new passport? Karaniwan po niya na isang buwan, depende naman po sa sitwasyon. Sunod na proseso na ay ang pag-claim ng new passport. Madami pong option pagkuha ng passport. Pwede rin po kayo magpa-LBC kasi lagi naman pong mayroong sa venue mga personnel ng taga-LBC. Kung personal kayo mismo pupunta sa embassy, ang kailangan nyo pong dala, mga requirements ay yung old passport, resibo. Kung katulad naman kayo ng sitwasyon ko, example ko, tulad ko, kukuha ay ang boss ko, kailangan mo ng authorization letter, ang old passport, tsaka yung white na resibo, at kasama rin ang ID ng taong kukuha ng passport mo.